Nitong mga nakaraang buwan ang gaganda ng mga products na nire-release ng Razer. From gaming mouse, Viper, to mechanical keyboards, Huntsman Tournament Edition, and now we have this. A pair of true wireless earbuds. What's up guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. This is the Razer Hammerhead True Wireless Earbuds. As always, great packaging from Razer. Sa loob ng box, meron tayong thank you letter, user's manual, charging case, USB Type-C cable, a strap, rubber sleeves, at syempre yung earbuds. Nagustuhan ko yung design ng case. It looks stealthy with the matte black finish and engraved Razer branding. Sobrang compact and lightweight, which is good. Kaya lang, hindi ko nagustuhan yung build quality. Okay naman for just storing the earbuds, pero kapag nalaglag to, there's a pretty good chance na magkakaroon ka agad ng damage or scratches. Now the earbuds, well, mukhang gaming AirPods. It's cool but the green Razer logo makes it look a little flashy. I mean, kapag may suot ka nito, gamer ka kaagad sa paningin. Walang RGB which is good to save the battery life, at di tulad ng case, maganda naman ang build quality nito. It's also rated for IP4 water resistance. Same rating yon sa AirPods Pro. It can survive light rain, splashes, and sweat if you're working out, pero hindi to pwedeng malubog sa tubig. In terms of connectivity naman, Bluetooth 5.0 ang gamit ng Razer Earbuds. Compatible to sa iPhone, Android, at pwede ring i-connect sa Windows PC. At para mag-pair, kailangan lang nating i-open yung case. This will enter pairing mode. Select lang natin to sa mga device natin, and that's it! Every time na i-open natin yung case, it will automatically turn on and pair. Saktong-sakto yung fit sa akin at sobrang komportable. Hindi to nalalaglag kahit tumatakbo ako. Syempre, depende to sa shape and size ng mga tenga natin. Pero pwede naman nating ilagay yung included na silicone sleeves for a better fit and seal. Hindi masyadong isolated yung noise kapag ganito ang shape ng earbuds. Rinig pa rin yung mga nasa paligid dahil hindi to pasok na pasok sa tenga natin unlike in-ear headphones. Para sa akin, okay lang yun. As a commuter kasi, mas gusto ko na aware ako sa mga nangyayari sa paligid at pwede naman natin laksan yung volume pag ayaw nating makarinig ng kahit anong ingay. Meron tayong touch controls on both earbuds. Tap once to play or pause, pero hindi siya yung tap na mabilis lang. Kailangan pa nating i-hold for about half a second to play or pause. Double tap para sa next track, triple tap para sa previews, hold para sa voice assistant, at triple tap and hold the last one to enter gaming mode. Unfortunately, wala tong built-in volume controls and that's a little bit disappointing. To be fair, wala rin ganung feature ang AirPods Pro, pero isa yon sa mga hindi dapat gayahin. Sobrang inconvenient kasi nakailangan pa nating maglabas ng phone every time na mag-a-adjust tayo ng volume. Sure, pwede tayong magsama ng voice assistant para gawin yon, pero hindi yun gagana kung walang internet connection, so mas maganda pa rin sana kung isinama na nila to sa touch controls. So isa sa mga key features ng Razer Earbuds ay ang gaming mode. This reduces the latency of the connection to 60 milliseconds, at kung nakagamit ka na ng Bluetooth headphones, isa sa mga biggest drawbacks ay ang delay. Yung tipong tapos na magsalita yung pinapanood mo sa video pero sa audio hindi pa or it's not sync. Hindi yun problema kung nakikinig ka lang ng music, pero for watching videos and gaming, sobrang importante nito and I must say, Razer did a great job here. Meron pa rin konting delay but it's barely noticeable and it's definitely faster than my other Bluetooth headphones. Pero ang tanong, how does it sound? Well, pretty good for what it is. Of course, hindi naman tayo pwedeng mag-expect ng high-resolution, super-detailed audio dito. Meron tayong 13mm drivers, custom-tuned by Razer. Sobrang lakas nito at max volume but unlike most of the gaming headsets, hindi ganung kapunchy yung bass. It's there but it's not as pronounced. The mids and treble are fine. I'm hearing footsteps and gunshots loud and clear. Explosions are okay, it's not overpowering anything. And the vocals are emphasized.
So overall, I think it sounds good for a pair of wireless earbuds. Nothing special, but it's good enough. Okay lang din yung microphone, wala tayong noise cancellation dito. So mapipick up lahat ng nasa paligid, pero pwedeng-pwede na para sa phone calls and voice chat. According to Razer, meron tayong 4 hours of playtime dito sa earbuds, plus another 12 hours sa charging case, and it's true. At max volume, tumagal sa akin to ng 4 hours and 2 minutes, and like I said, sobrang lakas nito at max, so I suggest na iset lang natin at around 70% para makakuha pa tayo ng more than 4 hours of playtime. Obviously, if you're a hardcore gamer at naglalaro ka for 6 hours straight or more, hindi talaga sasapat sa ito. But for casual gaming, watching videos, at kung nakikinig ka lang ng music sa biyahe, it's actually more than enough. Isa't kalahating oras para i-charge ang case at earbuds. Meron tayong maliit na LED to indicate the battery status. Wala tayong wireless charging pero ang good news, USB-C na ang charging port. Meron din tayong software for tutorials, EQ presets which I don't recommend by the way, battery status, firmware updates, and compatibility mode for some devices. Available na to locally for 4,995 pesos. So sulit ba? Well, the sound quality is good. Nagustuhan ko yung design. It's comfortable, compact, and lightweight. Decent yung microphone. Gaming mode is great. IP4 water resistance. Good battery life. Responsive yung touch controls. It's wireless at dyan na tayo papunta. Wala nang headphone jack ang karamihan sa mga flagship phones ngayon. Plus yung ease of use. Yung tipong bubuksan mo lang, susuot mo at automatic nang naka-pair. After mong gamitin, lagay mo lang ulit sa case, then kusa nang mag-charge. At mas mura pa ng 10,000 pesos kumpara sa AirPods Pro. Pero hindi ko inaasahan ang ganitong klase ng build quality from Razer. Seriously, it bothers me at parang hindi talaga tatagal. Isa pang problema, yung Bluetooth connection. Okay naman kapag nakaupo ka lang, nasa biyahe, nanonood ka ng video, naglalaro ng game at kaharap mo yung phone. Pero may mga lugar kung saan nagpuputol-putol yung connection. Yes, nangyayari din to sa ibang Bluetooth headphones dahil sa other frequencies or walls na nag-i-interfere. But just to let you know, mas mahina pa ang connection nitong Razer earbuds kumpara sa worth 1,500 pesos na Bluetooth headphones from Huawei. Isa pa kapag ina-enable ko yung gaming mode sa Windows PC at Huawei phones, it will totally become unusable dahil nagiging sobrang unstable ng connection kahit pa naka-on ang compatibility mode. Sa Samsung phones, okay naman yung gaming mode, medyo mahina lang talaga ng konti yung Bluetooth connection nitong Razer earbuds. It's not really a deal breaker, hindi naman sobrang sama. Very usable naman, depende lang talaga sa area. But still, we're talking about Razer here and almost 5,000 pesos, so I was expecting more from them. Hindi siya sulit para sa akin, pero hindi rin overpriced. 4,995 is probably the perfect price for this. We're just getting what we paid for. Alright, that's all for me. Kung nagustuhan niyo yung video, subscribe. Kung hindi naman, subscribe na rin. Baka magustuhan niyo yung susunod. Once again, I'm Mon. Thanks for watching Hardware Voyage. Peace!